Naiuwi na ng General Santos City ang labi ng flight attendant na si Christine Dacera. Ang pamilya ni Christine nanindigang may pananagutan ang tatlong pinalaya ng piskal dahil sa kakulangan ng ebidensya. May report si May Bermudez. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ng flight attendant na si Christine Dacera sa huling gabi ng kanyang lamay sa Pasay City. Pribado ang burol ni Christine sa hiling ng kanyang pamilya. Nirerespeto raw ng pamilya ang desisyon ng Makati City Fiscal's Office nang pakawala ng tatlong respondent kagabi dahil kulang-kulang daw ang ebidensya ng Makati Police para makapaghain ng reklamong rape with homicide complaint. Hindi natin maiwasan. Wala naman kasi tayong pwede ituro sa kanila. Isa kasi ongoing ng investigation. So sa ngayon, pinagdadasal na lang talaga namin na sana lalabas din talaga yung totoo. Pasado alas 3 ng umaga nang dumating sa Manila Cargo Terminal si Christine na nasa isang crate para sa kanyang last flight pauwi sa General Santos City. Ang nanay ni Christine gusto raw munang tumutok sa burol ng anak sa Jensan. Ayaw muna niyang sagutin ang tungkol sa desisyon ng piskalya. Babalik daw sila sa Maynila para personal na asikasuhin ang kaso. With that matter, pagbalik na lang namin, paingayin niyo muna kami. Pasado alas 10 ng umaga, dumating na si Christine sa kanyang hometown. Mahigpit ang nilatag na seguridad. Walang makalapit sa pamilya dahil sa ipinapatupad na health protocol. Sa St. Peter's Chapels, idiniretso si Christine. Patuloy lang yung laban, hindi ko titigilan habang hindi napaparusahan yung gumawa po sa anak ko. Tatay Digong, kailangan ko po kayo sa laban na to. Tatay Digong, Tay, I need more prayers, but yung kamay na bakal para sa mga taong gumawa ng ganitong karumaldumal sa anak ko po. Tatay, parusahan nyo na po. Parusahan nyo na po. Nanghinga ng reaksyon ng nanay ni Christine sa sinasabing inosente raw ang mga pinakawalang personalidad na idinadawit sa kaso, ang sagot niya, Idi wow nga. Idi wow wow wow. Ganun na lang sabihin ko sa kanila. Sige lang, kabalo man ang ginuos ang tuod. May Bermudez, GMA News.